Kapag hindi mo naka-capture ang mga mata at ang interest ng bawat isa sa inyo, may inaantok na dyan, nakikita ko ah. Mamaya ko rin duduro. Wala po mata ko. But you see, as a training officer, dapat alam na alam ito ngayon. Gamitin ang stage mo. Huwag mo naman masyadong binuhin ang iyong mga participant. Lalo na kapag na-top na kayo ng company ninyo, uumpisahan na sa ganito. Or you'll be a training assistant. Siyempre, doon lang hindi kayo magsisimula. Training assistant. As a training assistant, ang gawain mo pa lang dyan. Mag-prepare. Print, file. Ayusin mga papel. Ayusin ang mga materials sa training. But eventually, dapat aangat kayo. Magiging ganito na kayo. Totoo kayo in front. So, importante dyan na tinitignan ninyo yung ginagawa ng training officer ninyo at ng manager ninyo. At dapat proactive kayo. Hindi lang tinutusan ka lang na ganyan. Yan na lang din ang ginawa ninyo, di ba? Dapat ipakita nyo masigasig kayo, magaling kayo, kaya. Huwag naman sobrang galing. Ayaw din yung mga boss na ganyan. Parang, oh, gusto mong kunin ang trabaho ko, ha? Huwag din gano'n. Kasi, of course, especially with women, this is ano, fact of life in the office. Fact, importante malaman ninyo na hindi din naman masyadong mabigat ang dating ninyo sa mga boss ninyo, manager ninyo. Kasi baka naman maging reason din yun na, teka, parang medyo masyado itong, in kind toward, masyado ma-epal. Ayaw din nila nun. So, dapat alam ninyong ilagay ang professional level, being proactive, at yung talagang nakikita lang nila na may potential. Bawal naman masyadong mahiyain, ha? Kasi pag sobra namang mahiyain, ako sasabihin, ano ba naman itong na-hire ko? You will look like slow learner pag masyadong tahimik. Yung mga masyadong tahimik, alam naman ninyo ang mga sarili ninyo. Magaling kayo sa compensation. Yung mga tahimik at ayaw masyadong magsalita, magaling din sa labor yan, labor laws. Kasi nagbabasa, inintindi. Pero kayo katulad ko na parang kibikiti. Okay, huwag kayong pupunta sa labor laws at compensation, nakakainip. Sa lahat ng aspect ng HR, ayoko ng compensation. I hate math. I always tell them when they hire me, please, dapat alam nyo rin yung sarili nyo ngayon para. Kasi kung hindi, hindi nyo maibibigay ang best ninyo. Hindi nyo maibibigay ng tama. At magkakapalpak-palpak kayo. I was once hired sa, yun, Hanford. 3 months lang ako doon. Kasi I have to be honest with myself. Nilagay ba naman ako dun sa ano eh, compensation, di ko nga maintindihan. I applied the HR assistant, pero broad eh, hindi nila nilagay kung ano. So first, they put me sa recruitment, which is good. So hinahanda ko yung recruitment. Yun pala, kaya lang ako nasa recruitment kasi naka-leave. Yung nag-pregnant eh, nanganak yung HR recruitment nila. So they hired me. When she came back, nilagay na ako sa compensation kasi ayaw niya rin ng compensation. So, siyempre, sabi natin, dapat ano tayo, di ba? Flexible. Multitasker. So, I did try to understand, but it's not me. So, at one point, nagkaroon ng palpak sa computation, timekeeping, mahina talaga ako doon. I did try again, okay naman, pero alam ko sa sarili ko, I have to be honest with myself because if I'm not honest with myself, I will not be honest with the company I'm working for. I told my boss, Mom, this is not for me. Eh, ayaw kong pakawalan kasi mahirap kumuha. Nabaliches eh. Nabaliches ang office. Mahirap kumuha from there. Nakasinggaling ko. Joke lang. Sinatok na kayo eh. Sinatok na kayo. Anyway, ayaw nila akong pakawalan. Pero hindi ko talaga kaya. So eventually, resign. Dapat ganun ah. Huwag kayong mahihiya. Kasi masyo-shortchange ninyo ang mga company. Okay? Number 6 na tayo. Bilis, di ba? Bilis natin. Number 6. Respect your superiors and their decisions. Diba? HR practitioners face so many issues every day. From recruitment, salary, harassment, awards. Diba? Ang dami yan eh. Pero alam nyo ba? That high productivity demands that people work together harmoniously. Mostly, yung mga problema natin ng HR sa ating mga co-employee outside the department, outside HR, nasisettle yan. Ang pinakamahirap, kapag ang HR mismo na nasa loob ay nagkakagulo. That's very hard. Why? Kasi kayo,
kayo ang nag-handle ng lahat eh. Kayo ang nag-aayos ng problema ng mga ibang empleyado eh. Kung kayo-kayo palang magulo na, ay, magulo-magulo yan. Okay? Kaya ito, sa lahat ng natutunan ko, ito, importante to that you respect your superiors and their decisions. You have to be, actually, dapat kayo ang cheerleader nyo eh. Kasi pag hindi, tapos inauuna pa kayo, ewan ko dyan sa post niya. Kung ano mo ginagawa, and you tell pa this to your friend na nasa ibang department. Siyempre yung friend yun niya na nasa ibang department, may friend siya dun sa katabi niya. At yung friend niya yun, meron pa friend dun sa ibang department. And what's gonna happen? Pag ang imahe ng boss niyo, kawawa. Pag pangit ang imahe ng boss niyo, kasama kayo dun. Kasi siya ang nanay at tatay niyo, and HR manager ang nanay at tatay niyo. If you don't agree and you see na hindi kayo pareho ng pananaw, I suggest don't stay in that company. Kesa makakagulo ka. Kesa makakasira ka sa organization, at ang mangyayari pa doon, ilalabas ito ay isang pasaway. Okay? Respect your superiors and their the decisions. Alam niyo yung uncle ko, he just celebrated ang 75th birthday last week. Ako din nag-ho, syempre, dahil wala namang iba. Alam niyo ang sabi niya sa aming lahat, nanaano nga ako eh, kasi talagang tama eh. Swak na swak dito sa number 6 natin. Sabi niya gano'n, he's an engineer sa barko. He was engineer kaya mga mechanical engineer. Basta engineer siya for so long. Yung buhay niya talaga nag-flourish. Tapos eh, tinanong ko, ano pong masasabi mo sa aming mga mas nakababatang pamangkin? Apo-apo sa pamangkin, apo, ang dami na namin eh. Alam niya sabi niya, ang talagang, isa lang sabi niya, dapat mahalin ninyo yung mga boss ninyo, mga superior ninyo, why? Kasi sila pa rin eventually ang mag-aangat sa inyo. Sila pa rin eventually ang magsasabing, itong batang ito, itong empleyado kong ito, magaling ito. Tapos, pag hindi pa ka ng company, akala mo ba, sila pa rin naman pag nag-background check, sila pa rin naman ang magsasign on o sa kanila ibibigay ang call. Eh, paaraw kung pasaway ka sa kanya, di ba? Mahirap yun. So if you think you will not be able to work harmoniously with that superior, do not badmouth. Tandaan niyo yan. Never, never, never say anything bad about that boss. Not a single soul. Pwede siguro kung husband mo, boyfriend mo, BFF mo, but not the one working well in the same company. Kasi pag same company, definitely yan. Eh, ano mo sabi niya, no? Babalik sa inyo. Babalik at babalik. Boomerang. Alam niyo pag may paglaro ng ano, di ba? Bumabalik yun. Sa iyo nang galing, sasabihin, ano ba? Mom name mo. Ivy. Ano ko po sabi ni Ivy? Eh, di, ito naman si Rose. Hindi, ano mo sasabi niya, ano, kay Rose, kay Gia. Gia, ito sabi niya, kasi naman nagsimula niya, yung kay Ivy, sabi ni Ivy. Siyempre, you're inside the HR, di ba? Kanina nagmula. Sinong pinagmulan? So never, please, respect them. Kasi alam niyo mga superiors, napakadami nila sa isip. Aside from family matters, di ba? Health concerns. At sa totoo lang, ang pinakamahirap na kliyente ay ang kliyente sa loob ng opisina. Which are the employees? Yan ang pinakamahirap i-please. Madali pa nga i-please yung nasa labas kasi hindi naman kikita eh. Diba? Naibigay nila, tapos na. Ang mga empleyado natin, may hirap kasi ito, kasi isang bubong. So kapag hindi na meet yung mga needs nila, madami na lang nareklamo. Okay? Before you can be a good leader, be a good follower. Be a respectful follower. Mahalin na ninyo mga boss. Eventually, it will pay off. Pero lalabas pa rin kung sumisipsip lang kayo, ha? Huwag naman. Lalabas pa rin ang kung anong motive. Pero ang importante dyan, nakikita nila yung sincerity na talagang yung respect nila. Okay? Next, number 7. Finisters namin, oh, ma'am. Number 7. Humility. Diba? Everyone doesn't always get along with everyone else. If you happen to be caught up in a myriad other problem that hits, be humble. Own up to your mistake and remember, an effective HR practitioner accepts mistakes. And find solution to the problem. Okay? Kung nagkamali,
Huwag nang dagdagan pa ng isang pagkakamali, ha? Huwag na magsinungaling. Kasi hindi nyo mahahanap ang solusyon doon. There's this one time. Kasama ko rin sa work. Alam niya nga na late siya, nag-file. Pero sinabi niya, denial niya. So, nag-imbisiga. Eventually, lumabas pa rin na sa kanya. Siyempre, alam naman ako, hindi naman ako, hindi rin yung isa. Siyempre, hahanapin natin yan eh. Kapag hindi pa kayo umamin at yung nagbabalin ako, madaming maaapektuhan na tao. So, be humble enough to say sorry, accept your fault. Ako po talaga ang nakawala ng 201 files na yan. Naibigay ko po kasi kay, ano, nakalimutan ko pong papirmanin. Okay? Be man enough, be woman enough, be a good person, and be humble in accepting na ikaw sa'yo nang galing ang pagkakamaling yan. Kasi pag kayo mismo sinabi niyo na kaagad, yung boss ninyo, baba ka pang kayo yan. Ah, okay. Sige, hanapan natin ang paraan paano natin aamin yan. Di ba? O, yung mga katulad ng performance appraisal, na wala nga nito sa kasamahan ko, eh di syempre nagagalit na yung promotion na yun eh. From staff to supervisor, syempre hinintay niya na, di ba? Ipapagmalaki niya yun sa family niya eh. Ipapagmalaki niya yun sa kanyang mga kapatid. Eh hindi makita. Eh yung boss niya ayaw na gumawa ng another one. Ayaw aminin itong isa na nawala niya. Eh kung inamin na kaagad na actually hindi ko na po makita, naisama ko po yata sa mga crush, yung first wedding, eh di ang daling gawa ng paraan. Mom, I'm so sorry po talaga. Tell your manager first. Always to your manager. Not to the manager of another department, ha? Talk to you. Kung kailangan supervisor muna, yung supervisor, tapos yung manager naman agad na, wala kang supervisor, talk to your manager. Not to another, section, ha? Another department. Kasi baka sabihin ng boss niyo, ito talaga, yung subordinate. Kaya mo ulit sinabi. Sandaan niyo, isang group kayo, dapat working hand in hand. Okay? Be humble enough to accept your faults and mistakes and your shortcomings. And everything else will be, will turn out okay naman. Pag-a-on. Okay? Number 8! So, we're in number 8 now. Change. Ito na. A lot of people I know, kasi sa edad ko doon, dami ko lang dinaanan, a lot of people are picked up by what's going on and what's going to happen. HR has to help everyone cope with the constant changes. There are times you must make decisions that is often hard to accept. Diba? Yung katulad yun. Gusto mong dito ka lang sa HR recruitment, pero sabi mo sa isa, hindi, magaling ka sa anong composition. Medyo problema yun, diba? So change is something that we must be ready to help prepare, not just the employees, but more importantly, yourself. Okay? Kasi tibutin, di ba? Pagka sa HR, meron ayusin natin. O, ililipat si ganyan, i-transfer si ganyan. Medyo nagkakaproblema ang empleyados dyan. Kasi sometimes, ang feeling nila, hello? So, dapat i-follow nyo ang parents. The way you follow your parents, you have to do that with your superior. Di ba, nakita nyo, kapag medyo matigas ulo natin sa mga magulang natin, may mga nangyayari hindi kaganda. Right? May mga nangyayari, name. I can't see. Your name. Adrian, how many times have you disobeyed your parents? Madami. Give me an instance na pumalpa ka o may nangyayari hindi maganda because of your disobedience. May nangyari ka sa mga sa'yo sa labas? There you go. Diba? Simple lang yun, nawala ng phone. Ganyan-ganyan din yung anak ko. Sabi ko sa kanya, huwag naman ang pumunta doon sa bahay ng klase mo. Tumakas, nawala din ang cellphone, may kumuha sa bag niya. Sample, ganon. Ganon din sa office. Yung mga boss natin, parang nanay natin yan. Pag hindi kayo nag-follow, you don't respect them, something bad happens along the way. Diba? So respect your superiors the way you respect and love your parents. Number, ito naman, example naman ito ng keeping a secret. Diba? Kanina, confidentiality, be discreet. Sa ating day-to-day life,
I-example natin, may best friend ka. Sabi niya, ito yung secret niya, pero sinabi mo. Do you think pagkakatiwalaan ka pa niya ulit kapag may isa pang tao na kaya? Hindi. Diba? As an HR practitioner, kailangan ang confidentiality is talagang i-keep niyo yan. Kasi kapag merong isang matter na dapat nilang makalam at nalaman sa inyo nalaman, naku, problema yan. Mahihirap ba? Sundali lang, one-on-one. So blogging is a fun way to release your creative side. Para ka doon nakikipag-usap sa kaibigan mo eh. And then you get a lot of freebies. You know, as a blogger, I get products are being sent to my house to feature. I do unboxing from time to time. Sabihin sa akin, Miss Joy, okay lang po ba mag-pahel? Sa tanong ko, oh, what is it? They'll send me products from Pabeauty. Pabeauty eh, mga galing sa Spain. Pero pinag-ibigay ko na rin. Kasi ang dami, hindi mo makauubos. So there, if you're lonely, if you feel sad at times, thank you, Mami Joy. About the learning, okay. Number one, be organized. That's really hard, right, guys? That's really hard. And I know that I'm not meant for human resource management because I'm not really organized at all. Seeing my handwriting, it's not organized. So, partner, what have you learned so far? So I've learned many things. So later on, this No. I want you to answer right now my question the other time. I have my notes. Okay. So I'm good at listening also. Okay. So number one, I've learned is change. So don't be afraid to change. So I know all of us, we have our experiences, and our experiences makes us more matured, and those experiences will help us to grow more. Right? Yes. Say yes. For me, what I would be learning more is to be a multitasker and also a being organized. You see in my handwriting, so. Well, you partner, what do you like? What did you learn? Yes, you never. So, anyone, for the last time? Come on, welcome change. Before, you never know. Before we most will ask, please feel free to ask first. Okay? So, 5, 4. Okay, yeah. So we may never know. So, let's get it on now for the appreciation. May we call on Franz Obana, Angel Aragar, Miss Ami, Ma'am Ami for the giving of certificate. And Mami Joy, may we ask you? Okay, psychology department awarded certificate of appreciation to Ms. Joy Menjola for her valuable contribution to a seminar entitled Recruitment and Training under the theme Human Resource Management as a guest speaker. Given this 24th day of October 2016 at the auditorium 5th floor Annex Building, GSA's Christian College, Manila. Okay, so let's give a round of applause for Ms. Joy! So, the Lord, the universe, destiny. Yes, yeah. I like that. And you never know. The destiny, you never know. Okay. So, guys, right after this, if you don't have any concern, if you have any concern, you can approach us and the other courtiers and Ma'am Ami. But right now, after the recognition of Mami Joy, for everyone. Come on, guys.